Kamusta mga ka-showbiz? Trending nga ngayon ang naging pahayag ng dating showbiz news anchor at columnist na si Jobert Sukal dito laban sa dati niyang pinagkatrabawan na ABS-CBN. At di na nga napigilan ang dating showbiz news anchor at columnist na ibulgar at isiwalat ang mga baho at kahayupan na pinagagawa ng ABS-CBN sa kanilang empleyado. Di rin nakaligtas at sinupalpal din ni Jobert Sukal dito ang mga naging pahayag ng aktor na si Cardo Dalisay. Halina't ating pakinggan ang mga naging pahayag ni Jobert Sukal dito. Cardo Dalisay at sila Vice Ganda, kahit tatlong taon yan hindi lumabas ng bahay, araw-araw pwedeng kumain ng steak yan. Maraming pera yan. Kung baga huwag kayong padadala sa mga naiintindihan ko may galit siya because syempre, wala sila ng additional na income, di ba? Pera nila. Gagamitin na naman nila sentimento ng taong bayan. Kasi yung kinalaban yung mga Pilipino, huwag naman ganon. Ikaw lang. Kasi unang-una nanginayang ka. Kasi syempre, malaki pang kikitain mo dyan sa loob, di ba? Kapag hindi na isara. Ang sa akin lang, naiintindihan ko naman sa akin, gusto ko sana intindihan si Cardo. Kaya lang hindi niya kasi ma-verbalize eh. You know, kasi syempre, hindi naman niya nakaka-capture ang kulang sa emosyon, kulang sa acting. Alam mo yan? Sabi ko nga sa'yo, tigilan na yung paggagamit sa mga tao. Kumbaga, tigilan na yan. Hindi maganda ang kanyang, ang pag-direct niya sa sarili niya doon sa kanyang video na lumabas. Kumbaga, hindi klaro ang mensahe niya kasi masyadong subjective eh. Kulukunog din damay ng taong bayan, ganyan-ganyan. Pero ang totoo niyan, Diyos ko naman, ang hinayang lang sila kasi malaking kikitain nila. Nasaan sila dati? Hindi naman sila sasalta noon ah. Kung kailan nagsara, tsaka sila nagsalita ah. Too late na hero ka, darling. Ang sabihin niya dapat, usap-usap sila sa loob. Tulungan nila ang kumpanya nila. Mm-hmm. Mag-usap kung ano ang dapat gawin para maibalik sa ere. Huwag na yung ngawa na ngawa sa labas kasi hindi ito matulong. Ano itong pinagsasabihin ninyo? This is not true. Hindi ito galing sa puso. Ginagamit yun rin ang mga tao sa loob para to protect you. Para isigaw sa mundo na, uy, maawa kayo sa 11,000 employees. Di ba yung mga tao sa labas, ang sarsig mo trabaho sa ABS? So, kasi number one, di ba? Yung sabi na nila, you just don't know how scary it is inside. You think it's seven. No, it's scary inside. Ilagay natin sa tamang perspective, okay? Isinara for some reasons. Legal, mga documents, whatever it is. Napanila yun. It's a legal battle between MTC and ABS-CBN. Ang hindi ko lang kasi naiirita lang ako as I read the posts of many, yung even mga taga-ABS mismo, na parang ginagamit na kasi nilang human shields. Itong more than 11,000 employees, di umano na kumbaga hindi na kayo naawa, paano ng buhay ng mga ito, paano ng mga pamilya ng mga ito, na kung when you read it, read between the lines naman, may point naman, pero tigilan lang yung panggagamit. Sa mga tao ito as human shields. Because unang-una, kayo rin naman eh, wala rin naman kayo puso eh. Mm-mm. Diba? Yes. Kasi unang-una, ako, I can say that on a personal level. Okay, sabihin na lang may axe to grind ako. Mm. Ako nga, pinanggal niyo ako, wala akong kasalanan eh. Mm-hmm. Alam mo yun? Nag-iinitan niyo ako, okay, may mga commentaries tayo sa showbiz. Kami kasi showbiz ang aming may commentaries kami, misal babaklaan, mga language namin, iba. Tapos, you take that seriously porque kinalampag kayo ng netizens, nataranta kayo. Pinag-apologize ako January 7. Mm-hmm. ng umaga. So they posted my apologies 4 o'clock ng hapon sa December. May tungkol kayo na din lustre. Tapos daw matigil na lang ito mga netizens na ito. Tapos hindi na ako pinapasok sa work after 17 years. Tapos January 10, pinatawag niyo ako for a meeting. Akala ko everything was okay. Tapos ang ending pala, pinapipilman niyo lang ako ng aking indefinite suspension without pay. So hindi niyo pala alam? Wala akong kamalay-malay. Ganon sila maglaro. Mm-hmm. Ganon sila maglaro. Then you're telling us na maawa kayo sa mga tao, sa mga buhay nila. Hindi nyo na naisip ang pamilya ko. Hindi nyo naisip kung kakain ba kami. Tinanggal nyo ako ng ganun-ganun lang at naka-specify in bold letters with no pay. Diba? Yung ba ang may puso? Tell me now, straight to my face, if you are a boss of ABS-CBN, ano itong pinagsasabi ninyo? This is not true. Hindi ito galing sa puso. Ginagamit yun rin ang mga tao sa loob para to protect you.
para isigaw sa mundo na, uy, maawa kayo sa 11,000 employees. Hindi nyo nga na, naalala ba ninyo, nakalimutan na ninyo kung paano nyo tinanggal ang mga more than 100 cameramen way back in 2010 ba yun? Nung yung iba ay pinakain nyo pa sa 5-star hotels ng masarap na pagkain, pagkatapos sasabihin sa kanilang tanggal na kayo, that's very painful. Diba? Yung pa ang tamang paraan para to advise your people that you're no longer connected with our company? Pakakainin yun ng masarap para kayo i-steal electric ka? Papipiliin ka ng gusto mong pagkain yung pala after that, goodbye ka na? Masyado sila nagmamalinis, okay? Bakit pinabayaan ninyo? Yung pinalalabas ninyo na walang kasalanan ng ABS-CBN, imposible yun. That's very stupid, diba? Paano kung wala kang kasalanan, gagalawin ka? Una pa lang eh, bakit hindi nilabas yung Adi Duterte? Tinanggap niyang pera. O, hindi ba kasalanan yon? So wala kang kasalanan? O sabihin niyo na personal kayo, pinuliti ka kayo. Bakit? Hindi kayo namumuliti ka sa loob? Huwag tayong magmalinis. Lahat tayo may kanya-kanya tayong skeletons in our closet. Okay? Kumbaga, trabahuin niyo na lang, ayusin niyo, gawin niyo ang dapat gawin para maibalik kayo sa ere. Huwag niyo nang gamitin yung mga tao kasi mga hindi naman sila kasali dyan. Kayo mga boss ang may problema dyan. Marami na pong nakasampang kaso sa Supreme Court, sa DOLE, sa mga courts dito. Even yung mga utilities namin, mga exicom namin dyan. Yung mga nagtitimpla na kapag naglilis, mga janitors, nag-file na mga complaints because, you know, kasi sila mga galing sa agency. Yung, alam mo yun, ako, nasasaktan ako para sa lahat. Pero, teka lang, huwag nyo palabasin na parang bang, wala kang kasalanan. Tigilan nyo ako. May kasalanan kayo, kaya nga kayo lahat na nawala eh. Ginadaan nyo pa sa mga pagkikitil sa mga, sa karapatang pamamahayag. Uy, tigilan nyo yung mga ginang statement. May GMA, may Sunshine Radio, may TV 5, may DSRH. Hindi kinitil ang kakarapatan ng lahat ng mamamahayag. This is not the oppression of press freedom. Kayo lang naman ang nagproblema. Ayusin yung problema nyo, huwag nyo generalize. Diba? Kasi nakaka-alarm kasi eh. You are sending the wrong signal. Kumbaga para bang you are nag-i-illicit kayo ng ano eh, ng subversion eh sa tao eh, para magalit ang mga tao sa gobyerno eh. May mga pagkukulang, marami pagkukulang gobyerno natin, bakit ba, di ba, hindi naman tayo mga bulag eh. Pero huwag niyong daanin sa ganun kasi naku kayo rin, baka lalo kayong pag-initan. Baka lalo kayo, di ba, kayo rin, you know naman how they play their game now. Tumun ka kayo. Correct. Naku, Jobert, kasi ang Jobert, isa doon sa mga post mo kasi meron kang isinulat doon na sinasabi mo, let's not tolerate kahayupan on earth, Jobert. Ano ito? Anong ibig mo sabihin dito, Jobert? There's so much monopoly inside, okay? Hindi lang sa salta ang maraming artista. Yung mga artista lang nila ang siyempre nagpo-protest na because napapakinabangan sila. Sabi ko sa inyo, iba maglaro sa loob ng mga tao. Magkakakonsyaba mga yan, okay? Subukan mong huwag sundin ang gusto ni Deo Indrinal. Subukan mong sumalungat sa gusto ni Cory Vidane. At saka ni Johnny Manahan. Subukan mong kantiin ang mga artista nila kahit mali pa. Kahit mali na sila. Tanggal ka. Kapag artista ka at nakalaban mo, hindi ka nagustuhan, hindi nagustuhan ng amoy mo ng kapwa-artista ng ABS-CBN, gagawan ka ng issue, tanggal ka. Hindi ka na makakabalik. Mga tuwirang ka, wala ka. Maraming artista walang trabaho. Ang probinsyano, nagbalik na ibang mga artista. Pumagpapango. Bakit? Kasi syempre, nakuha na na-achieve na niya lahat ang gusto niya. Syempre, this time is payback time kuno. Diba? Bait-baitan. Ano mang mangyari sa usaping prangkisa ng Kapamilya Network, mga ka-showbiz, sana'y bandang uli ay magmahalan tayo.